Yan. So, sa heading injury, meron po tayong dalawang classification. Ano po? Meron po tayong tinatawag na minor wound or minor head injury, and meron naman po tayong tinatawag na major wound or major head injury. Ano po? So, of course, from the word itself, ano, pagka sinabi nating minor, ito lang naman po yung mga gasgas, galos, mga maliliit po na bukol. Ayan po. Pero pagka sinabi naman nating major, ano po, meron na po tayong kasama dyan na severe bleeding. Ano po, may kasama na po tayong dyan mga loss of consciousness. Meron na po tayong dyan mga malalaking swelling or bukol. Ano po? So, yun po yung pinagkaiba ng ating pong minor wound and major wound. Sige po, next. Yeah, so, ano naman po ang ating pong first aid? Or ano naman po ang ating pong paunang lunas para po sa mga persons or sa mga kasama natin sa bahay na naka-encounter po or nakapagtamo ng minor wound po. So, unang-una, again, so before we approach any scene, so wag po natin kalilimutan to check and to assess yung tinatawag po natin na scene safety. No po. Although, tayo naman po ay nasa loob ng ating po mga bahay, pero hindi naman po din natin maiiwasan na baka mamaya tayo rin ay maging biktima ng isang aksidente habang nagbibigay po tayo ng paunang lunas. Ano po. So, mas maigi na din po na bago tayo lumapit, bago natin lapitan yung pasyente, suriin po muna natin yung paligid. Baka po mamaya may panganib na nakaamba. So ngayon, na-distinguish na natin na wala naman pong panganib na nakaamba. Ano po ang susunod na pwede po natin gawin? Okay po? So wag po natin kalilimutan na magsuot po tayo ng tinatawag po natin na BSIP. Ano po? So, Body Substance Isolation Precaution. Ano po? Ang BSIP po ay yung mga pamamaraan na ginagawa natin para po tayo ay maiwasan na mahawaan ng kung ano man pong merong nakakahawang sakit yung tutulungan po natin. Ano? Eh, baka po may magtanong, kasama ko naman po sa bahay yan. Kilala ko naman po yan. Alam ko naman po ang kanyang medical history. Kailangan pa po ba na ako ay mag-BSIP? Of course, no po. Yun pa rin naman po ang rules natin always, ano, kung nakakasubaybay po kayo ng ating po mga pag-aaral patungkol sa pagbibigay ng paunang lunas, yun po ang always na ating pong priority, no po, safety. So safety ng tutulong, safety ng tutulungan, no po, kaya ang pagsusuot po ng BSIP ay mandatory. Lalo na po sa panahon natin ngayon. Lalo na kung ang pasyente po, no? Lalo na kung ang pasyente ay, kumbaga, hindi nyo po kilala or hindi nyo po alam ang kanyang complete medical history. So, mas maigi po na doon tayo sa safe side. Ano po? So, magsuot, maaari po tayo magsuot ng gloves, ng mask, ng face shield. So, yun po yung tinatawag natin na mga minimum personal protective equipment po natin. So, okay. So, nakapag-BSIP na po tayo, no? So, next naman po nating gawin is i-locate natin kung saan yung part na merong sugat. Po. So, ngayon, nung na-locate na natin, so, maaari po nating linisin, no po, ng sa running water, okay po, para maalis po yung ilang mga dumi. So ngayon po, pag nalinis na natin, maaari po natin siyang applyan ng mga tinatawag po natin na mga povidone iodine solution. Ito po, yan, maaari po natin siyang applyan po nun. And pag na-apply po natin yon, pwede naman po nating lagyan ng malinis na tela, na gasa, or kung maliit lang naman po talaga, talagang minor lang naman po na gasgas o galos, eh maaari po natin siyang maaari naman po lagyan natin siya ng band-aid. Ano po? Yung mga ganito pong klase ng mga injury ay hindi naman po natin gano'n na masasabi na life threatening, ano po. Maliban na lang kung magkakaroon siya ng mga changes doon sa affected part, ano po, nakikita niyo ilang buwan na
or mga ilang mag-iilang linggo na eh hindi pa po gumagaling. Ayan. So yun po yung mga kumbaga things to look for, ano po. Ayan. Pero kung ito po ay minor wound lang naman po talaga at wala naman pong ibang implication, eh ano lang naman po ito. Hindi naman po siya ganun ka, hindi naman po sa life threatening na masasabi po natin. Ano po? Sige po, next. Next naman po natin is yung mga major wounds. So katulad po ng sinabi po natin kanina, ayan, meron na po tayo dito na severe bleeding na makakasama. Kumbaga, masasabi natin na malala na po yung sitwasyon nung pasyente po natin. So ano po ang dapat natin gawin? So ganun din po, yung unang-una natin dapat gawin. Ano po, so before we approach any accident scene, so check always your scene safety. Next is don't forget also to wear your personal protective equipment or BSIP. Then ganun din naman din po, no, call for help. Okay, wag po nating kalilimutan na tumawag po ng tulong or tumawag po ng mga emergency medical services. So ngayon nakatawag na tayo habang iniintay po natin yung tinawag po natin na rescue or emergency medical services. Hindi naman po pwede na wala tayong gagawin, ano po, lalo na if we're dealing with blood, okay, with heavy bleeding, okay, dahil any minutes lamang po na hindi natin maampat or makontrol yung pagdurugo, eh maaari pong ikamatay or maaari pong lumala ang sitwasyon ng ating pong pasyente. Kaya po ang isa sa dapat na pumasok sa isip natin kapag naka-encounter tayo ng mga severe or talagang labis or sobra yung pagdurugo, dapat na pumasok sa isip natin at atin pong maalala na dapat mapaampat or mapahinto natin yung pagdurugo na nangyayari doon sa pasyente. So ano po yung mga pwede natin gawin para mapaampat or mapahina yung pagtagas ng dugo? Ano po, unang-una na po dyan is inspect the wound. So kailangan nating hanapin, kailangan nating malocate kung saan specifically nanggagaling yung pagtagas or yung pagsirit ng dugo, no po, para doon tayo mag-a-apply ng first aid. Okay, so ngayon nakita na natin, ano po, so ang gagawin po natin, mag-a-apply po tayo ng direct pressure. Okay, so pwede po gumamit tayo ng malinis na tela, malinis na damit, na panyo, no po. Kung nasaan yung injury, no po, directly lalagyan po natin siya ng pressure. Okay po. Ilalagyan natin ng diin. Okay? So ito po ay malaking tulong po ito para po mapaampat yung ating pong pagdurugo, ano po. So mag-apply tayo ng direct pressure. So sunod naman po is babalutan natin siya ng tinatawag natin na pressure bandage. So hindi naman po kasi kumbaga, lalo na kung medyo matatagalan yung ambulance, hindi naman pwedeng, kumbaga, nandun lang din yung kamay mo kasi may iba ka pa naman din gagawin. Ano po, baka mamaya may iba pang injury yung pasyente. So kailangan natin pamalit doon sa in-apply natin na direct pressure. So yun po yung purpose ng ating pong pressure bandage. Ano po, para maging pamalit doon sa in-apply natin na direct pressure. And ang sabi po dyan, na po, pag na-control na natin yung pagdurugo, okay, i-observe po natin yung mga simptomas ng shock. Okay po? Ano po ba yung mga simptomas ng shock? Ano po? Maaari po na ang pasyente ay maging balisa. Kumbaga, hindi sila mapakali. Ano pa po? Maaari pong bumilis ang kanilang pagtibok ng puso. Maaari pong tumaas ang kanilang blood pressure. Maaaring pong bumilis ang kanila pong paghinga. Ano po? So, maaaring sila mamutla. So, pinagpapawisan ng kumbaga, ng malagkit. So, yun po yung ilan sa mga sintomas, ano po, na nagde-develop po yung shock. Okay? So, pagka ganun po, okay, maganda po na masuri kaagad ng doktor ang pasyente. Ano po?
To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.